Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-assemble ng 12 volts regulated power supply. So bago tayo tumungo sa mismong pag-assemble o paggawa ng power supply, kailangan muna nating maunawaan ang schematic diagram na ating gagawin. So dito tayo sa schematic diagram na ito, magbe-base kung paano i-coconnect o pagduduktong-duktungin ang bawat pyesa ng 12 volts regulated power supply. At kailangan din maunawaan natin kung ano ang mga trabaho ng bawat parte ng ating schematic diagram. Okay po. So ito ang ating schematic diagram na gagamitin. So ito ang ating AC plug. So ang AC plug, ito ay ikinoconnect natin sa outlet para magkaroon ng supply ang ating power supply. May dalawang linya ang ating AC plug. Meron tayong line 1 at line 2. Ang line 1 ay pumunta sa switch. Ang trabaho ng switch, siya ang magiging control device. Siya ang magte-turn on and off ng ating power supply. Or siya yung mag-o-open and close ng circuit ng ating power supply. Ang line 2 naman ay papunta sa fuse. So ang ating fuse naman ang magiging protective device para maprotektahan ang ating circuit from short circuit. So siya ay mapuputol kapag nagkaroon ng short circuit dito sa ating power supply. Kaya po siya pina-protective device. Sumunod naman ay ang ating transformer. Ang transformer natin ay tinatawag nating step-down transformer. So, ibig sabihin, from 220 volts, ibababa niya ng 18 volts ang kanyang output. Na? From 220 to 18 volts. So, yun po ang trabaho ng transformer. To step down the voltage needed by the circuit. So, yun po ang transformer. After the transformer or pagkatapos ng transformer, meron po tayong rectifier. So, ang rectifier naman po, siya naman po ang magko-convert o magpapalit from AC to pulsating DC. So, pag pumasok po dito sa diode kasi, AC pa po yan. Pag sinabi natin AC, alternating from 0 to positive, goes back to 0, then to negative, and then goes back to 0, and so on. So, yun po yung tinatawag nating AC. Ang trabaho po ng ating rectifier is to convert AC to pulsating DC. So, ibig sabihin yung ganitong signal, gagawin niyang ganito po. So, magiging ganyan po ang ating output ng rectifier. So, pulsating DC. Pag sinabi natin pulsating DC, there is a rising and falling of the voltage. So, rising, falling of the voltage. Meron pa rin siyang pagpapulsate. So, yun po yung pulsating DC. So, ibig sabihin, ito pong output ng ating rectifier ay hindi pa po pure DC. Hindi pa siya pure DC kasi meron pa siyang pulsating. No? Rising and falling of the voltage. Okay po. So, yun po ang trabaho ng ating rectifier. Ang rectifier po natin dito ay tinatawag na bridge type. Pag kumagamit po tayo ng apat na diode at ang kanyang shape ay pa-diamond, so ang tawag po sa kanya ay bridge type rectifier. Naha? Tinawag siyang bridge type kasi pag dumaretso ang output dito, positive man siya or negative, no, AC, makakadiretso po ang kuryente papasok. Kung positive po ang 18 volts natin, pupunta po siya sa diode 1 at makakalabas dito sa positive part. Kung ito namang 18 volts ay maging negative, papasok naman po siya dito sa cathode at makakalabas naman po siya doon sa negative side. So kaya po siya tinawag na bridge. So kahit magbago to, mag-alternate into positive and negative, makakalabas po ang output. Malino po, yun po ang trabaho ng bridge type rectifier. After the rectifier, meron po tayong tinatawag na filter.
Ang filter po, siya naman po ang mag-smooth ng flow of current, na or voltage. So siya po yung nag-smooth ng flow of current. Ang component po na ginagamit natin dito ay capacitor. So ibig sabihin po, ang filter natin is nagre-reduce ng ripple voltage. Pag sinabi natin ripple is parang pulsating din po, na rising and falling of the voltage. Kasi po, pag output ng rectifier, ganito po ang output niya. So kung mapapansin niyo po, meron po ditong bakante. So ang trabaho po ng capacitor or ng filter is to reduce the ripple voltage. So i-reduce niya yung ripple voltage, no? So halimbawa po, ganito ang output niya. Yan, ganyan po yung output ng rectifier. So ang gagawin ng capacitor is to reduce, no? Babawasan niya yung pagtaas at pagbaba ng voltahe. So ang mangyayari po dyan, kapag nagpalit po ng polarity, so mababawasan po yan. Trabaho po ng capacitor is to reduce. So mababawasan po yung ating rising and falling. Pero hindi pa rin po siya pure DC kasi kung mapapansin nyo po, meron pa rin po siya pababa at pataas. So binawasan lang po ng ating filter. Yun po ang trabaho ng filter stage ng ating power supply. Na? After ng filter stage, meron tayong tinatawag na regulator stage. So dito sa regulator stage, ang regulator, it regulates the output regardless of the number of the load. Ibig sabihin po, kahit marami tayong ilagay na load, i-maintain lang po ng regulator ang output niya. Kung 7 to 8 volt po yan, i-maintain niya po na 12 volts ang ating output. Now, makikita niyo po dito yung 78. Pag sinabi natin 78, ito po ay positive regulator IC. 78 means positive. Kapag naman po negative, it's 79. 79 naman po nakalagay. So, ibig sabihin ng 79, negative regulator output. Ito naman po ay 12 volts, positive 12 volts regulator IC. So, yun po yung ibig sabihin ng 78 and 79. Okay po, so i-re-regulates na. After the filter capacitor, pag lumabas na po yan sa IC, yan na po ang tinatawag nating pure DC. So, ibig sabihin, straight line na po siya. So, hindi na po siya masyadong bababa, hindi na po siya masyadong tataas. Kasi minemaintain na po ng ating regulator yung output. Kahit marami po siyang load, 12 volts pa rin po ang kanyang output. Now, kapag marami po kayong load na ilalagay dito, kailangan po ang IC natin ay gumagamit ng heatsink. Kasi po, kapag maraming load na nakakonect sa kanya, magiinit po siya. So, kailangan po natin ang lagyan siya ng heatsink. Yun po yung importante. Ngayon po, isa pa rin po. Kung ang gamit nyo po ay 7812, huwag po kayong gagamit ng transformer na 12 volts lang din po ang output. Kailangan po, kapag gagamit kayo ng 7812 regulator IC, ang output ng transformer natin ay from 14 volts to 35 volts. Na 14 volts to 35 volts po. Huwag po kayong gagamit ng mas mababa sa 14 at huwag din naman po kayong gagamit ng mas mataas sa 35 volts na transformer. Doon po lang kasi matitrigger or magpa-function ang 7812. Kapag 12 volts lang po kasi nilagay nyo, hindi siya magtatrabaho as a regulator. Kailangan po mas mataas sa 12 volts ang input ng IC. Malinaw po. So kaya ang ginamit po na, ang gagamitin po natin ay 18 volts para mag-function ang 7812 regulator IC. Malinaw po. Pero ang output po niya ay eksakto pong 12 volts. Malinaw po. Now, after the regulator, meron akong nilagay dito na resistor at LED. Itong resistor, ito ay magiging protective device ng LED para hindi po kaagad ito mapunde. At ang LED naman po, siya naman po ang magsisilbing indicator lamp, no? Indicator lamp para masasabi natin na naka-on ang ating power supply. No? It is an indicator lamp para malaman natin kung naka-on ang ating power supply. Kapag naka-ilaw po siya, ibig sabihin naka-on. Kapag naman po nakapatay or hindi naka-ilaw, ibig sabihin naman po ay naka-off ang ating power supply. And then, itong ating capacitor po dito, siya naman po ang ating further
filter po, no? Filter. Ipi-filter pa rin po niya yung output. No, suporta lang po siya para ma-maintain talaga yung pinaka output natin na 12 volts. Mas mababa po ang value ng capacitor 2 kaysa sa capacitor 1. No, mas mababa po yung value nito. Kasi po dito ay hindi na kailangan pa niyang i-filter, pero suporta lang po ito para sa output ng IC natin or ng power supply. Okay po, malinaw po. So yan po ang bumubuo sa ating 12 volts regulated power supply. Ulitin ko po. Ito po ang tinatawag nating input stage, AC plug, switch, and the fuse. Meron tayong transformer stage. Siya po ang nag-step down ng volt tayo from 220 to 18 volts. Meron po tayong rectifier. Binubuo ng apat na diode. At ang apat na diode na itong connection ay tinatawag na bridge type rectifier. It converts AC to pulsating DC. Meron tayong filter stage. So ang filter stage naman po, siya naman po ang nagre-reduce o nagbabawas ng ripple voltage. At meron din tayong regulator stage. Ang regulator naman po, siya naman po ang nagme-maintain ng output regardless of the load. Ibig sabihin po, minimaintain niya yung output kahit na maraming nakakonect sa kanyang load. And then meron po tayong resistor and LED. Ito po ang mag-indicate na naka-on ang ating power supply. Kapag nakailaw po ang LED, naka-on po. Pag nakapatay, naka-off po. Ang capacitor naman po dito, siya naman po ay suporta lang po sa output ng ating regulator. And then, positive and negative output po. Malinaw po. Sana po naintindihan nyo kung ano mga trabaho ng bawat component dito sa ating schematic diagram. Malinaw po. So, sa susunod po natin video, designing o PCB naman po tayo gamit ang ating schematic diagram na ito hanggang sa makabuo tayo ng 12 volts regulated power supply. So kung may mga katanungan, mag-comment lang po at ating sasagutin po kaagad yan kapag nabasa na po natin. Okay po, kung wala pong katanungan doon, basta kung may katanungan, comment lang. Okay po, thank you and God bless.